ninyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan pagkakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, kanyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan, tunay siyang banal at dakila. Purihin ng kanyang ngalan ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng buti naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo, ang mga sumasampalataya ay tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin na ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayoy kami mabilang sa matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo,
kabilang kayo sa lahi ni Abraham, ang tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipanya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipanya kailanman. Siya ay purihin, suubi ng awit ating papurihan. Ang kahangang-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, nagpapakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong nakaraang taon po, ang pangunahing tema ng Nazareno 2023, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at
tumutupad nito. Ito po ang buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung muli nating babalikan ang pagbasa, may isang sumigaw sa karamihan upang parangalan ang ina ni Jesus Nazareno. Subalit sinabi ng ating Panginoon na bagamat mapalad ang kaniyang ina, dahil nga siya'y naging anak niya, ay higit na mas mapalad ang mga taong tatanggap ng kaniyang salita upang tuparin ito sa kanilang buhay. Uulitin ko po, ayon po kay Jesus Nazareno, higit na mas mapalad ang mga taong tatanggap ng kaniyang salita upang tuparin ito sa kanilang buhay. Sapagkat ayon sa kanya, sa kanila ang Panginoon at siya'y dadalhin nila sa kanilang mga puso. Kaya nga minsan ang sinabi sa atin ni Apostol San Pablo na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig kay Jesus, tayo'y naging kabilang sa lahi ni Abraham at tayo'y magiging tagapagmana ng ating Panginoon. Kung tayo ay mananalig kay Kristo, nararapat lamang marunong tayong makinig. Uulitin ko po, kung nais nating sundan ang mga yapak na tinahak ng Panginoon, dapat marunong tayong makinig. Bakit po mahalaga ang pakikinig? Dahil maraming bagay ang hindi pa natin nalalaman. At una, natututo tayo sa ating buhay sa pamamagitan ng pakikinig. Mga kapatid kay Kristo, ang una po nating dapat gawin, pakinggan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang ating magiging gabay at patnubay sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Ayon nga sa sulat sa mga Hebreo, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas pa kaysa anumang tabak na magkabilay may talim. Ang salita ng Diyos ay tumatagos maging sa kaibutura ng kaluluwa at ng espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya naman, kung tayo ay makikinig sa salita ng Diyos, lahat tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Kung tayo'y makikinig sa ating Panginoon, hindi magiging mahirap ang ating paglalakbay. Kung tayo ay makikinig palagi, madadama natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Sa panahon po ngayon, inaagaw ng makabagong teknolohiya ang ating pagkakataon na makinig sa mga salita ng Diyos. Napakaraming tunog, napakaraming musika, napakaraming pwedeng pakinggan. Magbukas ka lang ng iyong gadgets, sari-sari ng tinig ang mag-aanyaya sa iyo na sila'y inyong pakinggan. Subalit, magandang itanong muna natin sa ating mga sarili. Sino ba ang totoong pinakikinggan ng ating puso? Kaninong tinig ba ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? At kung ikaw ay marunong makinig,
isa lamang ang dapat na sagot mo. Ang tinig ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya't ang ating panalangin sa mga sandaling ito, Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan mo po kami na makinig sa iyo upang ang buhay namin magkaroon ng tamang direksyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dali natin ang ating pangangailangan sa Diyos. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan, naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging pook ng puno ng pagmamahal at kabanalan, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama si Maria at ang mga banal, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo po kami na sa pamamagitan ng kaniyang panalangin, mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa iyong pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan na iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na galis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare Olemista ng katawan ni Kristo. At isubo agad si bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin.
karunungan mong siniyasat mo ako at tanam ang aking puso, walang maininim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y di tingin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Amay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Available na po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling niyahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba at namin, pinipintuo ka namin, aray mo ang aming buhay at kanilang.
kasal sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhat Nazareno, inaralan ang namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno.